Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, kung anong oras nyo man pinapanood yung video na to, no? So, I am Mark, and today we will talk about the Bank of Commerce Classic MasterCard and why do I think that this specific card is beginner-friendly card here in the Philippines. So, disclaimer muna bago natin simulan, na. So, I am not a financial advisor nor do I work in any bank. Pag-uusapan natin ang isi-share ko lang. And ang isi-share ko lang ngayon sa inyo is purely my experiences owning and using this specific card. So, meron akong kodigo dito and yun yung mga babasahin natin. So, ano-ano nga ba yung mga requirements sa pag-apply sa card na to? So, based dito, napakasimple lang ng requirements niya. No? Applicant must be between 21 to 65 years old, Filipino citizen. Isa pa sa pinakamaganda, ang minimum annual income niya lang na hinihingi is ay 120,000 pesos lang. So basically 10,000 monthly income lang ang nire-require nitong credit card na to, no? And must have an office business landline and a residence landline or postpaid mobile phone. Although nung nag-apply ako nito is wala kaming landline and wala rin akong postpaid mobile phone, pero na-approve pa rin. So, ano-ano nga ba yung mga documents na required? Siyempre, completely filled out Bank of Commerce form, photocopy of one valid ID, and kung employed ka, COE with compensation, ITR or payslip. Kung self-employed ka naman is business papers, yung mga mandatory lang naman. So, napakadali lang mag-apply. And saan nga lang ba tayo pwede mag-apply? Meron lang tatlong way para makapag-apply ng credit card ni Bank of Commerce sa ngayon, ha? So, first is sa bank mismo, sa physical bank. So, punta kayo sa nearest bank and sabihin nyo lang sa teller doon na mag-apply kayo ng credit card. Second is kapag nakompleto nyo na yung mga requirements na nire-required ni Bank of Commerce, is i-email nyo sa Bank of Commerce. Ilalagay ko sa description box below yung email address nila and yung list na rin ng mga requirements para hindi na kayo mahirapan. And pangatlo is maghanap kayo ng mga legitimate na mga Bank of Commerce employee or yung mga agent. So in my case, nag-apply ako through Bank of Commerce employee na nakilala ko and na-review ko sa Facebook. Pero again, reminder sa lahat po, kapag mag-a-apply kayo through agent or through Bank of Commerce employee, make sure nyo po na legitimate talaga sila, kasi ibibigay natin sa kanila yung mga personal details natin and documents natin. So medyo delikado, no, kung hindi sila legitimate, possible na magamit sa fraud yung mga details natin. So ingat po. And then what are the rewards? Isa pa kung bakit napakaganda, isa sa pinakamagandang beginner-friendly card ito is napakadali mag-accumulate ng point dito sa Bank of Commerce credit card. So, for every 25 pesos, makakakuha ka na ng 1 point. Pwede pa siyang mag-times 5 kung gagamitin mo siya sa mga select dining and shopping establishment. Pero, kailangan muna nating i-review and i-check nyo sa website ni Bank of Commerce kung alin mga establishments yung nag-offer ng 5 times rewards point, no? So, next naman is my experiences using this Bank of Commerce credit card. So, history lang po, no? So, timeline. January 22, nag-submit ako sa Bank of Commerce employee ng mga requirements na kailangan. So, January 27, nag-reply siya sa akin na na-receive niya na yung requirements na pinasa ko and humingi lang ng another ID. And then, after nyun, January 27, wala na akong na-receive kay Bank of Commerce. By that time, meron lang akong isang existing credit card, the PNB Zillow, na ginagamit ko for 6 months na ata nung mga panahon na yun. And napakababa lang ng credit limit nun. And sasabihin ko yung credit limit nun, 4 digits lang. So, sobrang baba lang talaga. So, I don't really expect na ma-approve and na magkaroon ng malaking credit limit. So, around January, nag-apply ako sa maraming banks. Kasi gusto ko talaga, gustong-gusto ko magkaroon ng may kahit papano medyo mataas ang credit limit na card. Kasi nga, napakababa nung nag-iisang credit card ko ng time na yon. And then, February
March, wala na akong update na narinig regarding this Bank of Commerce, no? So walang CI na na-receive, wala akong na-receive na approval nor declined message. So wala talaga. So iniisip ko, siguro decline na yon. Hindi lang sila nagme-message, wala nang ganun. So inayaan ko na. By the time, siguro mga around February, March, naka-receive na ako ng message from Citibank ng approval and then East-West na approval. So hinayaan ko na talaga sa Bank of Commerce. Hindi ko na siya masyadong pinansin. Then March 27, nagulat na lang kami na may nag-deliver sa bahay ng credit card. And ang ina-expect ko noong mga panahon na yun, East-West siya. Kasi East-West yung alam kong approved. But then, nagulat ako dahil Bank of Commerce siya. So ayun. So pagka-receive ko noon, tinignan ko kaagad magkano yung limit, ganun. Syempre excited. And then alam ko na kasi yung limit ko nun sa iba kong sa iba kong mga na-approve na card, like kay Citibank tsaka kay East-West, lalo na kay East-West. Kay East-West kasi is 100 plus yung naging limit ko doon, credit limit ko. So in-expect ko dito na sana medyo mas malaki din siya, pero hindi ganun kalaki. Then pagkakita ko is mababa lang yung credit limit niya, nasa 20 lang, nasa ganun lang, 20 plus or 20, nasa ganun lang. So tinawag ko ngayon, tinawag ko kay customer service kasi naisip ko worth it pa ba na i-activate ko siya, kasi nga meron na akong other credit cards with way way higher credit limit than this. And isa sa pinakamaganda actually sa experience ko dito is yung customer service nila. Napakabilis nilang matawagan and napakabilis nilang sumagot. Unlike sa ibang banks na inaabot ng 20-30 minutes bago mag-sagot, dito kay Bank of Commerce, parang ilang minuto lang or pagkatawag ko yata, pagtapos kong ma-choice yung mga number doon, is sumagot na kagad yung agent nila, no? So, nirequest ko lang kung possible ba na mag request ng credit limit increase bago ko siya i-activate. Kasi sabi ko nga meron akong other cards with way higher credit limits. Unfortunately, hindi raw possible. So sabi ni customer service, pero possible daw akong mag-request after a year of usage na ng card na to. So since free naman yung kanyang first year annual fee, so kinuha ko na rin siya, inactivate ko na rin siya. So sabi ko, sige, mag-request na lang ako after a year, which is hindi pa naman siya 1 year ngayon, so hindi ko pa nasusubukan. Other things that I like on this credit card is yung convert to installment nila, yung mga programs nila na ganun. Kasi napakadaling mag-request nun. So nag-purchase ako ng worth less than 15,000 and sabi ko parang medyo mabigat siyang bayaran ko kaagad-agad. So, pinaconvert ko siya sa installment and approve agad. Ang isa pa sa pinakamaganda doon is napakababa ng processing fee niya. Kasi sa ibang bank, ang charge nila is 200 or 250 pesos per convert to installment request, no? And with this card, Bank of Commerce card, 100 pesos lang. So, ang ganda na i-take advantage niya and mababa lang din naman yung interest rate niya. So yun yung mga bagay na nagustuhan ko dito kay Bank of Commerce credit card. Ngayon, ano naman yung mga bagay na hindi, para sa akin, hindi masyadong maganda or pwede pang i-improve? So in my experience, yung payment method nito, kasi nga pala, wala pala akong savings account dito, no? So konti lang yung may mga payment method na pwede natin gawin dito kay Bank of Commerce. Pwede tayo mag-over the counter or sa GCash. Meron sila sa GCash with 10 pesos parang service fee. So parang kung baga sa akin, kung sayang pa rin yung 10 piso, pero pwede na din. And isa pa, wala kasi silang application na kung saan matitrace natin in real time yung balance natin or yung mga nagastos natin sa card na to. So parang medyo mahirap yun. So sa ngayon wala pa raw silang app na ganun. So sana in the near future magkaroon na, no? Ngayon kung tatanungin niyo ako, yun lang naman yung mga hindi ko masyadong nagustuhan or yung sa tingin kong pwede pang improve. Although pwede naman nating tawagin si customer service, yun nga lang medyo hassle pa kasi kailangan pa natin tumawag. And kung hindi ka naka-postpaid, kailangan mo pa mag-load para lang tanungin kung ilan na yung points mo, para lang tanungin kung magkano na yung gastos mo, magkano pa natitirang credit limit mo.
hanggat wala pa yung SOA, yun lang. So sana maayos nila to or magkaroon sila ng mobile app in the near future. So far, kung tatanungin niyo ako kung itutuloy ko bang gamitin to, probably yes. I-check ko kung mapapa-waive ko yung annual fee niya and makakapag-request ako ng credit limit increase. And kapag na-approve naman yung mga ganun, so yeah, itutuloy ko to. Itutuloy ko yung paggamit ito kasi maganda rin talaga. Napakadali din niyang gamitin. When it comes to promo, hindi siya ganun kadami yung promo niya, pero pwede na, okay na rin. Specifically for beginners, maganda tong card na to. Maganda na tong card na to. Okay na to. Ayun, so kung may mga questions pa kayo, siguro i-comment down below na lang. And pwede nyo rin ako i-message kung nagustuhan nyo yung video na to. Comment lang kayo kung alin yung mga hindi nyo nagustuhan, kung ano pa yung sa tingin nyo dapat i-improve, or kung ano yung mga i-review ko sa sunod na credit card. Sabihan nyo lang ako, i-email nyo lang ako, i-message nyo ako. And I think that's it for now. Thank you for watching this review. And bye for now.